Babe, nakukonsensya ako. Natatakot ako. Paano pag malaman niya yung tungkol sa atin? But ano namang kinakatakot mo? Di ba nga alam mo namang may gusto sa yung best friend ko? And nag-promise kami sa isa't isa na hindi kami magpapaligaw sa lalaking gusto namin pareho. Pero tingnan mo itong ginagawa ko. Babe, hindi na kayo bata. Maiintindihan ka niya. Mahal mo ko. Mahal kita. Eh, di ba yun naman yung mahalaga? Kaya ikaw, ikaw na. Hahatid na kita sa bahay niyo. Bes? Bes? Ito na ba yung part na sasabihin mo sa akin, Bes? Magpapaliwanag ako? Bes, sorry. Sorry saan? Sa kalandiang hindi mo mapigilan? O sa pangluloko mo sa best friend mo? Nasabihin ko naman sana sa'yo, kaya lang... Ano? Kailan? Kailan mo pa ako niloloko, ha? Isang buwan yun. Ano bang problema sa... Iha mo muna kami mag-usap. Bes, pag-usapan naman natin ito ng maayos. Nasabihin ko naman sana sa'yo, kaya lang natakot ako na... Alam mo, huwag ka na magsalita! Huwag ka na magsalita. Baka masama ko pa yung paghumukha mo sa labada. Magsama ka ng lalaking yan. Ano, RV? Hindi ka na naman makakapagpadala this month? Ano ba? Enrollment na ni Megan sa susunod na buwan, hindi pwede yan. Kaya nga naghahanap na agad ako ng trabaho. Hindi ko naman kasalanan nagsara yung kumpanya ko. Dalawang buwan ka nang naghahanap ng trabaho. Baka naman mamaya, ini-enjoy mo na yung buhay mo na ganyan. Habang kami dito ng anak mo, said na said na. RV, ubus na lahat ng savings ko. Lahat ng alahas ko na benta ko na. Hindi ko na alam kung anong klase pang pagpapanggap ang gagawin ko para lang hindi mahalata ng mga kapitbahay natin na walang-wala na tayo. Lahat ng suot kong alahas, peke! Eh ako bang nagsabing magpanggap kang mapera pa rin tayo? Yan ang problema sa'yo eh. Inuuna mo ang forma kesa... Kaya anong gusto mong gawin ko? Ipangalandakan ko na walang-wala na tayo, ganun ba? RV, ayusin mo yung sarili mo, ha? Baka naman gumagaya ka sa asawa ni Cora. Sinasabi ko sa'yo ngayon pa lang, ha? Hindi yan uubra sa akin. Mare? Halika. Naku naman, mahal. Ano ba yung sinasabi mo? Bag? Sus, huwag na. Dami ko ng bag. O sige, TV na lang. Sus? O sige na, ha? Tawag ka ulit, ha? Love you. Ako itong si RV. Gusto pang magregalo ng kung ano-ano. Ewan ko ba dyan? Humari na, padalaw ka. Ano? Ano balita? Ano kasi, hihiram sana ako ng pera. Yan naman ay kung may sobra ka nang naman, ano extra ba? Sige, sige. Magkano? 500? 1,000? Teka. Hindi. Yung pang-tuition sana ni Joanna. Alam ko, medyo malaki. Oo, kasi... Yung totoo, hindi ko alam kung makakaipon ako ng 60,000 na ganong kalaki ng isang buwan para sa pang-tuition ni Joanna. Eh, di ba pangarap talaga ng mga bata na magkasama sila sa iisang paaralan? Eh, hindi ko alam kung kakayanin ko talaga eh. Naku, Mari. Naku, pasensya ka na ha. Kasi marami rin kami binabayaran ng pare mo eh. Kabibili nga lang namin ng lupa sa probinsya. Doon tuloy na pupunta lahat ng pera namin ngayon. Pasensya na, ha? Ay, oo. Gusto lang ka. Oo naman. Magtatanong na lang ako sa ibang kakilala ko. Walang problema, ha? Oo. Eh, bakit
ba naman kasi kailangan magkapareho pa ng eskwelahan yung mga bata? Marami namang private school dyan na mas na makakamura ka. Kasi, di ba, alam mo naman, napakahirap kasi namang yung entrance exam doon sa eskwelahan na yon. Nakapasa si Joanna eh. Talagang pangarap niyang makapag-aral sa eskwelahan na yon. Sayang naman, di ba? Sayang, pero practical ba? Yan ang tanong. Ako, Mari, baka naman mamaya nagiging masyado ng maluho at maporma tong si Joanna, ha? Lalo nang alam naman niya ang sitwasyon ninyo ngayon dalawa. Di ba dapat nga naghahanap siya ng trabaho para natutulungan kanya, di ba? Oo, tama. Oo. Sige. Di bali na, okay lang. Ako nang bahala. Walang problema. Naintindihan ko, pero tama ka. Mare, pinapayuhan lang kita, ha? Kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Huwag kang padadala sa drama ng anak mo, ha? Salamat, ha? Naku, gumawa ako ng spaghetti carbonara. Meron ako nabiling imported na bacon. Naku, ang sarap-sarap. Nagluto ako kanina. Gusto mo? Ay, naku, pauwian mo si Joanna. Sige. Salamat, ha? Anak! Anak! May padala sa'yo ninang mo, oh. Padala na carbonara. Ito, oh. Anak, bakit? Bakit, anak? Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Anong problema? Bakit anong nangyari? Anak! Anong nangyari? Nay, ano po bang dapat gawin kapag nalaman mo na niloloko ka lang ng kaibigan? Ano nangyari? Nalaman ko po kasi na niloloko lang niya ako. Isang buwan na pala sila ni Adrian. Ang nakaramdam ng pang-aapi, hahanap at hahanap ng makakakampi. Kaya ayun, dala na rin ang galit ni Cora ay naikuwento niya sa iba ang ginawa ni Chari sa kanya. At tila virus na kumalat ang chismis hanggang makarating na mismo kay Chari. Sino o order? Laing at menudo lulutuin ko bukas. Parang gusto kong umorder ng chismis, Mare. Ano ba nangyari? Ito ba yung sinabi mo tungkol sa mayabang mong kumare? Siya nga. Takot malamangan. Post mo nga kung matapang ka. Na-post ko na. Kanina pa. Ito oh, di mo ba nabasa? Ito yung status ko oh. Makikilala mo talaga ang tunay mong kaibigan sa panahon ng gipitan. Hashtag feeling mayaman. Hashtag mayabang. Tago na, Mars. Char. Oh, ayan na. At Shari. Ang tapang naman ni Mari. Cora! Anong pinagkakalat mo sa post mo, ha? Ha? Ano yung mga pinagkakalat mo sa post mo, ha? Hoy! Bakit mo pinadidiskitahan tong balde ko, ha? Talaga bang ganit ka sa kapwa mo, Plastic? Grabe ka. Matapos lang lahat ng ginawa ko para sa'yo? Ito pa yung pagkakalat mong chismis? Hoy! Hindi yung chismis.
totoo yun. Aso, ganito na. Porke hindi kita pinautang. Mag-aalboroto kang ganyan. Ang kapal lang mukha mo? Ang ka... Ito. Yan! Magsama kayo ng mga labada mong marumi! Hoy! Alam mo ba, ikaw ang sira. Kasi yung ugali mo at yung bibig mo, yun ang dapat na kinukula. Ha? Alam mo ka, ha?